Mga Kwentong Jataka. Isang serye ng mga podcast tungkol sa sari-saring salaysay mula sa buhay ni Buddha. Hatid sa inyo ng Areté at ng Embahada ng India. Ang kwento natin ngayon, Ang Puso ng Matching. Salin sa Filipino ni Michael M. Coroza at babasahin para sa atin ni Yol B. Hamendang. Ang Puso ng Matsing, isang kwentong jataka. May isang malaki at malakas na matsing na namumuhay noon sa pampang ng isang ilog. Sa gitna ng ilog, may isang maliit na isla na pinamumungahan ng panapanahong mga prutas gaya ng mangga at langka. Isang lundag lang ang layo ng islang ito sa malaking bato na nasa pagitan ng isla at ng pampang. Madalas na ginagamit ng matsing ang bato bilang talunan sa pagpunta sa isla upang tamasahin ang mga prutas. Nakatira rin sa ilog ang isang buwaya at ang asawa nito. Mahal ng buwaya ang kanyang asawa. Isang araw, inihayag ng asawa ang hangarin nitong kainin ang puso ng matsing. Kaya sinabi nito sa buwaya na kung tunay ngang minamahal siya, hulihin ang matsing at dalhin ang puso nito sa kanya. Agad na tumalima ang buwaya. Lumusong ito sa tubig upang hulihin ang matsing. Nang araw na iyon, habang pinagpapasasaan ng matsing ang mga prutas sa munting isla, pinuntahan at niyakap ng buwaya ang batong tinatalunan ng matsing. Nang papauwi na siya, napansin ng matsing na tila lumaki kaysa sa karaniwan ang bato. Agad itong naghinala na may hindi tama. Naisip niya, marahil may buwayang nagtatago sa likod nito. Upang makatiyak, kinausap niya ang bato. Mahal na bato! Bakit tahimik ka ngayon? Bakit hindi mo ako binabati ngayon? Inakala ng buwaya na talagang nagsasalita ang bato. Kaya sumagot siya na parang siya ang bato. Mahal na matsing, kumusta ka? Napatunayan na ngayon ng matsing na totoo nga ang kanyang hinala. Upang higit pang matiyak na naroon nga ang kaaway, sumigaw siya. Hindi naman dapat nagsasalita ang mga bato. Ngayon, alam ko na may nasa likod nito. Hoy! Maaari ka bang lumabas sa tilantad ng iyong sarili? Lumabas ang buayang nasa likod nito. Buong pagmamalaking nagpakilala. At tinangkang kainin ang puso ng matsing. Naramdaman ng matsing na tila siya naiipit sa naguumpugang bato. Hindi mainam na bumalik siya sa munting isla dahil mauubusan siya ng pagkain kung magtatagal siya roon. Kaya pinili niyang magbalik sa pampang. Upang makatakas, nilansin niya ang buwaya. Ginoo! Dahil wala na akong kawala, iahandog ko ang katawan ko sa iyo. Kung ibubuka mo lamang ang bibig mo, lulundag ako papasok dyan. Matalino ang matsing. Alam niyang kapag nagbuka ng bibig ang buwaya, pipikit ang mga mata nito. Sumang-ayon ang buwaya at gayon nga, pagkabukang pagkabuka ng bibig, pumikit ang mga mata nito. Sinamantala ng matalinong matsing ang pagkakataon. Tumalon siya sa ulo ng buwaya at nakalundag pabalik sa pampang. Nang magmulat ng mata ang buwaya at nakitang ligtas na sa pampang ang matsing, pinuri niya ang karunungan nito sa pagsasabing, O matsing, sa pagsasanib ng katotohanan at talas ng isip, sa tatag ng loob at kawalan ng takot, ang kaaway ay laging nadaraig. Salamat sa pakikinig. Sundan ang mga kwentong jataka sa arete.ateneo.edu para makita mga gawaing pang-aral at iba pang kwento ng seryeng ito. Maaari nyo ring tignan ang website ng Embahada ng India sa eoimanila.gov.in.
Mapapakinggan nyo rin ang kwentong ito at iba pang mga kwento sa Spotify. Hanggang sa susunod na kwento. Ingat!